What is up, guys? Ano nga ba ang gagawin natin sa motor na hindi natin nagamit o hindi gagamitin ng matagal? Meron kasi tayong kaibigan na sumakay na ng barko kaya natambak yung motor niya. Matagal nang pinapapuntahan sa akin to eh. Ang problema, di ko napunta-puntahan kasi na-busy rin ako. Subukan natin paandarin pero alam nyo naman, hindi tayo mekaniko. Kaya kung may dadagdag kayong info, i-comment nyo na lang doon sa baba para pare-pares tayo makatulong doon sa mga iba pang nanonood. Pero alam nyo, bago lahat ng yan, mas maganda kung intro mo. Hindi pa naman ganong katagalan na hindi nagamit to. Wala pa naman atang 6 months. Pero i-charge na rin natin yung battery para makasigurado tayo. Masama rin kasi sa battery yung laging nadi-discharge. Mas madaling masira. Kaya subukan nating i-charge. First time ko magbubukas ng ganito, guys. Wala naman kasi akong sniper. Kaya pagpasensyahan nyo na kung medyo mabagal tayo. May plaka pa dito ah. Ba't dito nakalagay ang plaka dito? Ano ba yan? Kapag magtatanggal kayo ng battery, guys, mas maganda kung unahin nyo yung negative terminal na tanggalin para maiwasan yung pag-short. Paano to tanggalin? Kahit sa sasakyan, kahit anong motor, kapag magtatanggal kayo ng battery, mas maganda na unahin yung tanggalin yung negative terminal. Eto. Iwasan nyo, baka mahulog yung tornilyo sa loob, ha? Ayan, yung ganito. Di nyo na mahihikitan to. Ang gamit kong charger, guys, etong Bosch na C7. Nasa around 5,700 lang ata to. Pero kung wala kayong charger, manghiram na lang kayo or hanap kayo ng shop na nagcha-charge. Kasi kung gagastos kayo, tapos minsan nyo lang gagamitin, lugi. Eto, full charge na yung battery natin. Hindi rin naman pala siya ganun ka-lobat kasi nung i-check ko kanina, mabilis lang na full charge din kaagad. Pero may sasuggest ko sa inyo, bago nyo ikabit etong battery, mas magandang i-check nyo kung may mga bakas ng daga yung motor nyo. Baka mamaya, napag-tripan, kinagat-kagat, tapos pagkabit nyo, masunog. Mas mabuti ng safe, di ba? Kanina, nung nag-charge ako, i-check ko na, sinilip-silip ko yung mga wirings na itong motor. Kaya safe na tayong magkabit. Kapag ikakabit nyo to, guys, i-secure nyo mabuti. Kasi kapag maluwag yung ganito, minsan yun din ang dahilan kung bakit di nag-i-start FI nga pala tong sniper na ginagawa natin. Yung mga carbs na motor, guys, kapag yung matagal, as in matagal talaga hindi nagamit, mas madaling linisin kumpara mo sa injector ng mga ganito. Kung talagang no choice kayo at mai-stock yung motor natin, mas maganda kung tanggalin nyo na lang yung gasolina. Tapos ihanap nyo ng magandang parking yung hindi nauulanan tsaka naaarawan. Tapos i-check nyo rin yung mga daga kasi napansin ko talaga, kapag yung mga ganun ng trip sa motor natin, masakit sa ulo. Mas maganda kung meron kayong kakilala o kaibigan na magpapa-start pa rin ng motor kahit once a week lang. Mas maiiwasan nyo yung mga problema na matitindi kapag umaandar siya kahit once a week lang. Eto, try na natin. Ayun, umilaw. Ayun, mukhang walang problema. Try natin start. Ayos. Medyo painitin natin ng konti. Etong mga switches ng motor, madalas to kapag hindi nagagamit, nagluluko. I-check nyo muna bago natin i-drive. Kung gumagana lahat. Kapag merong nagluluko, isa sa mga ginagamit ko, itong contact cleaner. I-spray lang natin sa mga switches na hindi gumagana. Meron na tayong video sa YouTube nung paglilinis ng motor. Ito yung link. Or dito sa comment. Ilagay natin. Para mas detalyado yung mga ginagamit natin sa paglilinis ng motor. Isa pa sa mga i-check natin, itong kadena.
Kapag naiwanan nyo, tapos matagal na hindi nagamit, kinakalawang to eh. Kapag puro kalawang na talaga, huwag na natin tipirin, palitan na natin. Pero dahil itong motor na to, nalagyan ng langis bago natambak, siguro linisin na lang natin, tapos palitan natin ng chain lube. Mukha kasing normal na langis yung ginamit dito eh. At lagi nyo rin tatandaan na i-check nyo yung tire pressure. Kasi kapag matagal na hindi nagagamit yung motor, nagbabawas talaga ng hangin kalimitan yan eh. Tapos, ang pinaka-safe din, kung talagang matagal na stuck yung motor, i-check nyo yung kung kailan ginawa. 5 years lang kasi ang tinatagal ng gulong, yun yung lifespan niya kalimitan. So, kung makikita nyo dito sa gilid, eto yung week, eto yung year. So, 13th week ng 2021 ginawa to. So, ano pa lang ngayon, 2022. So, safe pa tong gulong natin. Tapos, sa langis, huwag nyong kalilimutan na kalimitan, 6 months lang yung langis, papalitan na dapat. Pero yung mga na-stack na ganito, mas maganda kung papalitan na rin natin ng bago. Huwag na rin natin yung titipirin. Kasi magkano lang naman yung langis, di ba? Yung mga sinabi ko, gagawin ko muna, lilinisin ko muna itong motor, tapos tsaka natin igagala para sulit naman yung pagod natin, di ba? So balikan ko kayo ulit. Yung pagpupuyat natin kagabi ng paglilinis na ito. Subukan na natin. Yeah! Let's go! Kabisado tong sniper. Pero maganda. Mukhang performance level pa rin tong motor niya. Hindi ako ba? Sasakyan ngayon. Woo! Right. Dito na natin tatapusin ang video na to, guys. Sana nakatulong kahit papano sa inyo yung mga simpleng ginawa natin. At saka, tong bakena naman. Pasilubong naman, di ba? Inigata mo maayos ng motor pa. Baka sakaling marami tayong natulungan na kapares niyang trabaho mo. So siguro hanggang dito na lang. Peace! Just don't ignore. Go ask for more. Go ask for more.
Okay.